Inilarawan ng Panginoon Jesus sa kanyang disipulo ang mga tao sa panahon ng kanyang pagbabalik. Sinabi niya sa Lucas Kapitulo 17 Versikulo 32, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Ang kwento ng asawa ni Lot ay matatagpuan sa aklat ng Genesis, Kabanata 19, kung saan winasak ng Diyos ang lungsod ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kasamaan. Si Lot at ang kanyang pamilya ay iniligtas ng dalawang anghel na nagbabala sa kanila na huwag lumingon sa nasusunog na lungsod. Gayunman, ang asawa ni Lot ay hindi sumunod sa utos ng Diyos at lumingon, at bilang parusa, siya ay naging haliging asin. Ito ang istorya ng buhay ni Lot at ng kanyang asawa, Genesis Kapitulo 19, magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Pero sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang maihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom, at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito, dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito kaya sino ka para makialam sa amin. Umalis ka riyan, baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok, at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito, at umalis kayo agad, dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon, o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zor. Biglang pinaulanan ng Panginoon ang naglalagablab na aso pre, ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Sinabi ng Panginoon Jesus sa Lucas Kapitulo 17 Versikulo 28 hanggang 33, ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay nagkakainan, nag-iinuman, nagnenegosyo, nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay, hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at aso pre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom.
Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang itinuturo sa atin ng kwentong ito tungkol sa ating ugali patungkol sa paghatol at kaligtasan ng Diyos? Ginamit ito ng Panginoon Jesus bilang ilustrasyon tungkol sa urgency at kaseryosohan ng kanyang ikalawang pagdating, kung kailan hahatulan niya ang mga buhay at patay. Binalaan niya ang kanyang mga disipulo na huwag silang maging alipin sa mga bagay ng mundong ito, kundi maging handa na iwanan ang lahat at sumunod sa kanya. Binalaan din niya sila na huwag pang hihinayangan o alalahanin ang kanilang dating buhay, kundi umasa ng may pananampalataya at pag-asa sa kanyang muling pagdating at ang kanyang paghahari sa mundo. Ang asawa ni Lot ay isang halimbawa ng isang taong alipin sa mga bagay ng mundong ito, at hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi niya sinunod ang utos sa kanya na huwag lumingon, pero nilingon pa rin niya ang lungsod na hinusgahan ng Diyos, at siya ay naging haliging asin. Nais ni Jesus na matuto ang kanyang mga alagad sa pagkakamali ni Lot at maging handa na iwanan ang lahat alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ang asawa ni Lot ay kumakatawan sa mga taong hindi maiwanan ang dating buhay, hindi buo ang puso para sa Diyos, at sa paglilingkod kay Kristo. Binigyan siya ng pagkakataon makatakas sa galit ng Diyos, ngunit hindi niya maiwanan ang makasalanang lungsod. Ang katapatan niya ay nahati sa pagitan ng Diyos at ng mundo, pero sa bandang huli, nanaig ang katapatan niya sa mundo at dahil dito, siya ay naging asin. Ang mga babala na sinabi ng Panginoon Jesus ay hindi lamang para sa mga disipulo, ito ay para sa lahat ng tao. Kaya nararapat na sundin natin ang babala ng Panginoon Jesus at alalahanin ang asawa ni Lot. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ilayo natin ang ating sarili sa anumang bagay na hahadlang sa atin sa buong pusong pagsunod kay Kristo. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya, ang may akda at tagatapos ng ating pananampalataya. Siya lamang ang ating pag-asa at tanging kaligtasan. I hope na nakatulong ang maikling paksa na ito sa iyo. At kung may katanungan ka or may gusto kang talakayin ko, isulat lamang sa comment below. God bless you!